Kasi siguro may ano yan eh, may ano rin sila, di ba? Para may quota sila. Ay, may cut sila dun sa seldohin mo eh. Parang maano rin sila dyan. Iba yung incentive nila. Ah, may ganun ba talaga dun? Mm-hmm. Sa akin kasi, kwede, ano, siguro swerte ako eh. Nung nag-shift kasi ako, last year lang din. Nag-ano na agad ako eh. Parang ni-research ko na yung mga company na, ano, na gusto kong applyan. Hmm. Tapos kung ano yung kailangan nila. Ngayon, since alam ko na kung ano yung kailangan nila, ano yung skills na mga kailangan nila, sa ako inaral. Yeah, tama. Actually, maganda rin na ano yan. Magandang approach din yan. Tapos yun, ano, dalawang company, magkaiba yung gusto nila. So, para lang mayroon ng option. Ayun, ano, awa naman ng Diyos, parehas ko naman napasa. Ako na lang yung namili kung ano yung papasukan ko. Nice. Lakas. Good job, lakas. Pero totoo yan eh, di ba? Parang, may, actually, in-inverse mo yung, ano, yung thinking eh. Kasi madalas ang tanong, saan ako magsisimula? Eh, no? Anong magandang aralin na language or ano? Maganda yung ginawa ni Kevin na saan ko gustong pumasok na kumpanya? Ano ba yung ano ko? Sa kanya tinignan ngayon kung ano yung mga listing nila. Ano ba yung tech stack nila? Just sobrang, na-realize ko ngayon, sobrang effective na. Yun mismo yung ginawa ko ko, Deb. Para ano, kasi at least aware ka ng ano. Parang ano yan eh. Parang analogy dyan. Di ba minsan yung mga lalaki? Ayoko, may mga babae dito. Parang tinatanong, di ba? Parang pahapyo na tanong. Ano ba yung gusto mo sa lalaki? Wala ganun. Tapos ikaw naman, gagawin mo, ibibid mo yung ano. Isarili mo sa kung ano gusto niya. Parang ganun yun eh. Parang ang akin. Ganun din. Parang yanong ko lang. O inalam ko lang kung ano yung mga kailangan nila. Gusto ko yung wisdom na yun, ha? From the book of Mark chapter 3 verse 38. Medyo ka lang. Sakto, Mark din eh. So, solid. Okay yan. Ikaw lang okay yan. Okay yan. Tama yan, tama. Kaso ang problema, sinong gusto kong kumpanya? Iba naman. Para sa front-end, ano bang magandang company? Ay, dapat yeah, ano, yeah. Jess, ikaw dapat makakaalam yan. Ako kasi, ang hinahanap ko, una, work from home. Yun. Kailangan, sige. yan yung inisip ko. Ano mga kumpanya nag-o-offer ng work from home? Pangalawa, sino dito yung ano, yung parang marami kang matututunan? So, magbabanggit na ako ng pangalan kasi parang sa akin kasi noon, bago pa ako mag-dip, parang trip na trip ko yung Union Bank. Tama. Maano sila, oh, tama. Sabi ko, pag nakapasok ako dito, marami akong matututunan dito eh. So, yun, ano, sakto hiring nun yung UBX kasi yung UBX yung company nila for ano eh, for software development. Tapos yun, inalam ko kung ano yung culture nila, paano sila nag-ano. Unfortunately, hindi yun yung napili ko kasi ano eh, ang tagal ng ano, since bank sila, hindi ka pwedeng gumamit ng personal ano, ng personal na gamit mo or kung anumang unit mo. Pero okay lang din, yung napasukan ko, marami din naman natutunan. Day one, suntukan agad. Walang training eh. Pagkapasok ko, tas agad sa akin, gawa daw ako search mo. Ano yun? Research mo. So, ayun. Pero okay lang kasi nakapasok ka na. Tapos, ano. Basta yun lang yung muna alamin mo. Kasi parang, for example, yung question mo, Jess, anong magandang company sa front-end? Medyo broad yung, ano eh, yung question mo eh. Kailangan alamin mo, ano ba yung gusto mo? Saan ka ba matututo? Ano bang klaseng, ano matututunan mo? Tsaka dapat, pasok yung culture. Kasi minsan, wala naman yan sa sahod eh. Parang ano, parang, meron ako mga nababasa sa atin sa TCS na nakapasok na pero natotoxican sila. Kasi pangit nga yung culture. Yun. So dapat ano, yun muna yung mga alamin mo. Na kung ano mo ano muna yung gusto mo. Good start din mo. Good ano rin daw kapag tatanungin ka sa mga pag first job mo, tawag dito mga startup companies kasi talagang mababatak talaga. Let's say 6 months to a year diyan ka. Dami mong makukuha niyan. Pwede mo na i-leverage pag lumipat ka. So, isa yun sa parang nakuha ko lang din na tip. Baka makatulong. Yeah, tsaka sila ang din downside yung lang na masasabi ko about ano startup companies, feeling mo talaga mayiging ano, one-man team ka most of the time. Totoo naman. Pero usually yung mga startup companies, sila din yung pinaka-open sa kanya, career shifters. Eh, totoo rin yan. Sinabi ni Sir John. Kasi
Kasi nga, ang mas gusto nila is ma-feel yung position. And well, dahil nga startup sila, mas madaling interactions with other devs, so mas madali yung knowledge sharing. At least sa experience ko. Pero okay din, ano, Sir John? Like, for example, ano, dito sa amin, sa ano, startup, eh, ngayon, ano, syempre, parang may man nakikita ang parang, ano, parang mas madaling way para mas mapabilis yung trabaho. Since startup sila, ano, kahit bago ka lang, tapos kaya mong i-proof or may proof of concept ka na mapapadali yung trabaho, pwede mong i-open. Parang pwede kang mag-suggest na, ano, like, for example, wala kaming, ano, DevOps. Yan, wala kaming DevOps. So, ano, yung deployment namin medyo old school eh. Tapos yun, in-open ko yung ano, yung party na lang gumamit ng ano, limbawa, Jenkins, mga ganun, yung mga CICD. Tapos yun, mapagbibigay ka lang ng proof of concept. Tapos yun, ano na nila. Tapos, gusto nila yung ano. Maganda rin kasi yung ano, hindi lang naman parang ano, gagaling ka lang sa pagko-code yan. Maganda rin kasi yung sa pagiging developer. Ma-apply din to sa ano eh, sa pag-freelance tsaka sa pag-abroad, yung communication skills din kasi. O mga ganun. Importante kasi yun eh. May mga tanong pala sa Q&A eh. Baka gusto nga yan eh. Oo nga. Bago lahat siguro. Apol lang ako para lang makita natin. Alam ko lang kung ano, kung ilan dito na yung nakapag-shift na. X or no lang to para madali. May lumabas ba? Cool. PRP. Ang dami na nakapag-shift to. So habang sumasagot yung iba, sige, basahin natin yung Q&A. Sino pa ba na sagot na dito? Regarding interviews naman po, galing ni Carlo Dacuyan. There are companies now that will require you to walk into their office even for just an initial interview. What's your opinion about it po? Sino na gano'n rito? Baka may gusto sumagot. Well, ako, depende na siguro yun sa preference mo eh, kung okay sa'yo yung pupunta ka pa doon or work from home lang. Ako kasi work from home lang talaga eh. Pag inas nila ako na pumunta doon, even just to get an ID, I turn them down. Sa akin naman, kaya Deb, ano, okay lang. Actually, ano, though prepared ko yung work from home, gusto ko rin kasi yung sa ano, yung mga nag-official business trip ka, yung mga maalis ka. Like, ano, ang ganda rin kasi kapag dumadami din yung network mo tapos nakakausap ka in person eh. Like ano, last week yata or a week before last week. So, meron kaming parang tinurn over sa aking project, yung sa PesoNet, sa bangko. Tapos, ano, marami kasing umaalis dun sa project na yun. Kasi medyo, ano nga, demanding yung ano, yung project. Tsaka, ang hirap kasi ang daming policies ng ano, ng since bangko nga, like for example, nung magde-deploy kami, yung server nila walang incoming. So, first time kong may experience na mag-deploy, gamit yung Docker, tapos, ano, walang incoming, di ba mostly yung Docker naman, kailangan ng internet niya, lalo lang pag mag-create ka ng ano eh, mag-save ka ng images eh. So, yun, yung iba kasi parang sobrang dami ng policy nila umaalis yun. Ngayon, nabanggit ko yung ano, yung parang pupunta sa office, yung parang initial interview, yung parang makikipagkilala ka. Na-meet ko yung ano, yung parang humahawak nung, hindi man humahawak ng project, parang na-meet ko yung ano, yung parang in charge para matapos yung project na yun sa side ng client namin. Tapos yun, ngayon, ito, ngayon, ginagawa ko, nagbigay sa akin ng sideline na hindi na dumaan sa company namin. Na, ano, diba? Parang ang ganda rin kasi kapag ano, pag umaayos ka magtrabaho, nakilala, baka gusto mo ng ano, baka gusto mo sa sideline, mga ganun, parang ano, parang opportunity din kasi yun eh kapag nakakilala ka ng bago. Depende na lang kung paano mo siya gagamitin.
Like for example, yung interview lang, ganun. Maganda kasi mas maganda kasi mag-explain din kung mag-i-interview lang. Tapos may makikilala ka din kasi doon eh. Hindi lang naman ikaw yung ano eh, yung parang mag-a-apply na mag-i-interview ng araw na 'yon. Yeah, may mga makakasama ka din eh. Hindi mo masasabi baka opportunity na baka makasama mo rin sa trabaho 'yon or baka for example, di ka nakapasa, nakapasa niya siya. Baka gusto mo mag-apply dito. Ito dito daw, 'di ba? Mga ganun ba? Ano rin 'yun eh. Depende 'yun sa perspective mo kung anong ano eh, kung paano ka titingin sa mga opportunity. All right. Baka pwede rin utangan. Depende kung saan ang interview mo yun sa akin. Kung ang interview mo nasa Davao, tapos nasa Manila ka, huwag ka tumuloy. Kahit ako di ka bubot. Depende rin sa layo. Lalo lang yun, mahal-mahal lang gasolina. Matapos kung wala kang sasakyan, magkukommute ka. So, I ask mo, if kung trip mo, ask mo yung recruiter, can we do it since initial interview naman? Can we do it over the phone, something like that, or Zoom or whatever? And then siguro kapag final, siguro mas reasonable, no, pag final interview. Pero kung ano naman, ang weird na, well, for me lang, personally. So, ayun. Well, totoo naman, parang ang weird kasi na initial interview lang, tapos pupuntahin ka pa. Yung final kasi parang sure ka na eh. There's a guarantee na makakapasok kay final interview na eh. Unlike nung ano, totoo naman. Tapos yun nga, baka Davao ka papunta yun. Yung ko pag ano, di ba? Pagka Europe yung nagpapu ano ano. Pumunta na Europe. O sige, punta ko dyan. Mas all experts paid, why not? Oo, ganun, no? Sige, bayan ko ha. Sama pamilya. Oo. Sama pamilya. Sama makakahanap ng ganyan. Nga pala sa mga nag-aanap ng ano, ng trabaho kasi yung usual na tinitingnan natin, mga jobs board, you know? Jobs board, LinkedIn, sabi natin, Twitter, pati Facebook. Ano rin ha? Tignan nyo rin yung console ng browser. Alam nyo ba yan? Pagka nilabas nyo yung browser, yung ano ng browser, yung tag doon, yung dev tools. Minsan doon may, alam, galabas ang message dyan sa mga developer na nag-recruit sila. So, try nyo rin yun. Lalo na pagka, ano, favorite, kunyari. Nakita ko dati yung Blinkist eh. Kasi ginagamit ako dati yung Blinkist. Tapos pinunta ko yung website nila. Ang ganda. Kasi ang ganda ng UI, UX. Sinignan ko yung, ano, yung, tag dito, yung console. Oh, nag-hire sila. Pero sila pa naman nag-apply. Pero nakatawa lang kasi doon mo makikita na, galing na. Yung mga hidden, ano, hidden. Hidden, ano, hidden. Ano yan, mga, kasi syempre, alam nila pag developer ka, malikot pa utak mo eh. Baka gusto mong tignan yung website nila eh. Yun yung ginagawa ko. Mas minsan kasi pagka yung mga nakita ko website na maganda, parang titignan ko yung structure ng ano nila. Ayun, may mga lumalabas na ganun. Oh, curious ka? Ito, email namin. Mga ganun. Apply ka sa amin. Mga ganun. Mga secret, ano lang, eh? Ang tawag nila dyan, Easter egg. I see it eh, mga Easter egg. Parang sa game yan eh, mga parang ano. Makikita ko yung parang mga ano. Ito, tas si Rowell din pala may question. So yung ano pala, may parang nabanggit kasi sa akin nun si Kuya Rame. About just sa transitioning. Or parang nabasa ko din sa TCS. Minsan kasi pag magta-transition ka, ang unang itatransition mo, hindi muna yung skills eh. Mindset mo muna. Parang ano muna na magta-transition ka na. Mga ganun. Minsan kasi ano, parang ang hirap kasi kapag yung kalaban mo yung sarili mo mismo. Na parang ang dami mong doubt na ano, na naiintindihan ko din naman na parang naghahanap din kayo ng parang makakapag ano, parang tawag doon, makakapagpa-boost ng ano, ng confidence niyo. Pero once kasi pag parang yun nga eh, 'di ba yung pangalan na lang ng group natin, Tech Career Shifter. Tapos marami na nakapag-shift. Parang doon pa lang sa dami na nakapag-shift. Siguro nga dito sa ating sa Gmeet ano eh, ang dami rin na nakapag-shift ni. Yeah, ang dami na nakapag-shift na. So ngayon, ano 'yun? Dapat ano, wag ano, ang unang maniniwala kasi sa inyo hindi ibang tao eh, kayo muna. So for example, kung ako yung recruiter, paano kita paniniwalaan kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo? Doon nag-uumpisa 'yun eh. Kasi yung utak natin, ano, yung utak ng tao kasi hindi yan nakakapag-register ng any negative thoughts. Eh. Like for example,
Huwag mong isipin na mayroong ano, pader sa harap mo. Hindi, ang makikita mo agad pader eh. Yung analogy diyan parang yung mga skiers, yung mga pababa, 'di ba, ang daming puno. Pag inisip mo na huwag ka tatama sa puno, huwag ka tatama sa puno, tatamaan ka eh, mababangga ka sa puno eh. Pero pag yung inisip mo, saan yung daan para makadaan ka, daan yung makikita mo. Ganun yung ano. Ang lalalim ng binibitawan ni Kevin eh. Pero hindi kasi salamat din sa ano. Yung mga ano ng ano, iba. Tama yung, naman, tama. Yung obstacle kasi yung sinisilip, hindi yung path. Dapat yung path. Yeah. Yep. Yeah. Correct. May tawag doon eh. Tawag doon sa ano na yun. Sa mindset na yun eh. Ano yung tawag na. Ano eh, ano tayo, no? May makasama tayo rito na psychologist, no? Explain sa akin, ano yung mga ganyan, no? Psychologist. Ako po, ako ka psychologist. Ako. Ah, ito pala, si Ronnie, no? Tama. May master's ako ng clinical psych. Nice. Oh, yung pala eh. Solid, oh. Bagay ka sa ano, eh, oh. Kung, tama, oh. User research, tsaka ano rin, no? Pwede pala ikaw talaga sa ano. Inahaluan na ng psyche. UX saka data analytics. Dahil mong pwede pasokan, Ronnie, ah. Wala yun, ma. Kaya mo lumipat sa te kasi marami kang papasokan pero hindi nakakabuhay ng pamilya. Hindi, ano, yun nga. Psych ka, then sa haluan mo ng tech, yun yung ano, yun yung malaki yung value. Yun yung, I think yun yung reason that din ako nakuha sa project manager kasi sabi doon na, sabi nung kumuha din is parang okay daw siya, especially binabalance mo yung client at yung engineers mo eh. Yeah, so ayun naman. Ganda, ganda. Parang ano magandang, nag-aanap ka pa ang trabaho? Hindi na muna. I'm spreading myself too thin. Shado na madaming ginagawa. Pero yun, ayun naman. Yeah, actually, to add dun sa sinabi ni Rem, actually, pinakamaganda nga na gawin mo pag naghahanap ka ng bagong work dun sa interview na is i-leverage mo yung dati mong career para dun sa magiging jump mo dun sa bago mong career. Yeah. Kasi nung sa akin nun, ano ko eh, content writer ako before. Tapos sakto-sakto yung isa sa mga bagong projects nung company na pinasukan ko is, kung familiar kayo sa Visor, parang ano siya, competitor ng Top Gear. Parang blog siya about cars and transpo. So, gumagawa. Yun yung una nilang ginagawa na isa sa mga major projects nila. So, syempre, naturally, ako yung kinuha nila na isang developer dun. Kasi may masasuggest din ako regarding sa content nila. So, yun. Pero, dev na. As a dev na. Hindi na as a content writer. Yung huwag nyo maliitin yung, ano, yung current industry nyo. Kahit na namipat kayo na ba, iniisip nyo parang wala, hindi siya aligned dun sa pupuntahan yung industry. But there are maraming skills kasi nagta-translate from industry to industry. So, may experience pa rin kayo. The fact na nakapagtrabaho kayo, ibig sabihin, may you are employable eh. Diba? Tanong na lang kung you have the right skills para dun sa current industry na yun. Eh. Plus nga yun, plus yun actually. Kaya, ano, madalas din ang theme, di ba? Parang ang tingin ng mga career shifters sa sarili nila parang lower than college graduates. Hindi. Hindi ganun eh. Kasi you have experience. Work experience, di ba? You have pagtrabaho ka na for a company. Nagkaroon ka na ng boss. Ganun. So, kumpara mo yun sa graduate, di ba? Fresh graduate. College graduate. Medyo sila, nangangapapa. Talagang blank slate talaga yon kung sasabihin. Although they have the skills. Yeah. Parang, ano yan, just learn to know how to package yourself na lang siguro. Paano nyo, alam na, pag-interview, paano nyo ipapakita na strength to, na career shifter ako. At pansin ko rin, most recruiters in, sa ano, mas inahanap nila yung, ano, magaling mag-communicate. They know how to really express their ideas well. Kasi sabi nga nila sa tech, sa dev, no, everyone can learn how to code. Pero yung communicate mo yung sarili mo, explain mo yung sarili mo at yung parang yung ginagawa mo.
very ano siya, very yun yung parang soft skill ika nga na mahirap talaga mahanap. Or kailangan i-build natin no as we career shift as well. So ayun, communication is king. So ano? Personal marketing, market niyo sarili niyo. Ano niyan, tag dito, look at yourself as a brand. You are a brand, di ba? Anong brand mo? Anong brand mo? Oo, oh, Kuya Deb. Ayan. Ilang brand ko. Pag sinabi ang pangalan mo, ano. Anong brand yun, di ba? Ayun, may nagtanong, magaling tanong ni A. Cortez. Basahin ko, worth it pa rin ba na magpatuloy ng IT college degree or sapat na yung self-study plus portfolio? I used to be a working student pero hindi ko natapos agad studies. And, ayan. Worth it pa ba ang college degree? IT college degree. Depende yan eh. Depende. Ano bang ano mo, di ba? Ano bang values mo? Kasi may matututunan ka pa rin. Kahit na sabihin natin kaya mo makakuha ng trabaho without a degree, may matututunan ka pa rin naman sa college. Kung ano lang, kung ano yung matututunan doon, kailangan alamin mo. At sa sarili mo, internalize mo, alamin mo kung worth it pa ba yung matututunan mo doon for you. Di ba? Kasi it's a very personal ano na ngayon, personal decision 'yan. Hindi na siya pwedeng i-dictate ng ibang tao dapat. Eh. Dapat kang dinidictate ng mga magulang 'yan. Dapat ano 'yun. Ang sinasabi dati, 'di ba, ng mga 90s, 80s, even in the 2000s. College was yung true purpose ng college is just to get people jobs. Eh. But right now, lalo na sa tech, if you can get jobs without getting a college degree, ano pa yung purpose ng ano ng college? So kailangan ngayon mag-transform ng college actually. Pero sa iyo personally, syempre tingnan mo rin kung ano na ikaw, sabi mo ano kay working student, medyo mahirap nga naman sa situation mo. So tingnan mo rin kung ano yung ako siguro dati siguro I would have not gotten into college na lang. I would have curated my own learning. Kunwari, gusto ko matuto marketing. Hanap na lang ako ng courses sa online. Aralin ko na lang 'yon. Para mas effective or mas efficient 'yung pag-aaral ko, 'yung paggamit ko sa oras. And hindi ako bound by grades, hindi ako bound by my comparisons. But other people like that. Eh. So okay lang din. And ako personally, sabi ko nga, sinasabi, pinakwento ko rin sa iba ngayon, para nag-decide ako magkuha ng master's in CS para next year. Because I want to solidify yung learning ko ng machine learning. So, yun lang. Sabi ko, inaaral ko naman na yung topic, but hindi ko pa i-formalize. So, depende rin. Saan mo yung master's, Trim? Tatry ko kung makakapasok ako sa Georgia Tech. Yung OMCS nice. Nila, yung online. Tatry ko. Sana makapasok. Good luck. May exam pa yun bago makapasok? Wala. Walang exam. Ano lang siya. Ewan ko, hindi ko alam yung pinaka-ano talaga, but nababasa ko kasi sa Reddit eh. Parang iba-iba yung dahilan nila kapag kakapasok sila eh. Minsan may nakakapasok na ng tech, minsan may nabablock na tech yung background. So, ewan ko, paano yung ano. Mag-submit lang yata yung mga documents, transcript. Ay, may exam. Isa lang pala. Ano, yung TOEFL? Sa English? Okay. Tsaka alam ko may mga parang interviews yun eh. And then, based on isa shortlist ka. Ewan online ko. Na, online? Online lang, purely online. Tapos mura. Okay. Ano lang siya? Ano na yan, di ba? Georgia Tech is top. Lumabas yung bagong ano ngayon, di ba? Yung bagong rankings ng universities. So, in terms of universities, overall, parang top 88 sila in the world. Overall, and, hindi lang sa tech? Or hindi lang sa tech. Okay. Hindi lang sa tech. Yung lahat ng program nila. Pero alam ko, medyo mataas yung computer science nila. Pagka yung computer science lang, alam ko mataas yan. Medyo, tingnan nga natin ngayon.
Sige lang. Magkano daw budget? May tatanong, oh. yung full program, kaya siya sineselebrate ng mga tao. Nagsimula yan, parang early ano pa eh. Early 2010s. So, matagal na rin yung program na yan. But, kasi nagawa nila na parang for that quality of education, sobrang mura niya. Kumbaga, sabihin natin 500,000 for 3 years. So, para ka nang nag-enroll sa Ateneo. Mura yun, na. Mura nga. Mura yun. Mura na, for that quality of education sa US. Mura na. Tapos, online lang. Then, ano ba to? Yun yung ano. Tumatanggap din sila ng non-tech, pero hindi nga malinaw ano yung criteria nila eh. So, kumbinsihan na lang siguro. May essay din and everything. Parang. Pero di ba usually pag ano ka from Asia or pag from minority ka, mas ano, di ba? Mas welcoming sila sa ganun eh. Sa US ah. Usually. Sana ganun na mangyari. Tignan ko mag-aayos na ako ng papeles. Nice, siguro nice. By end of year then try ko makapasok. Pero ano daw, hindi siya biro na program. Sobrang rigorous daw. So, ang ngayon makapasok ka. Ang recommend nila one subject ka lang per term. Huwag mong patayin ang sarili mo kasi pag nagtrabaho ka, kukuha ka ng two subjects per term, mahihirapan ka. Speaking of universities in the US, merong ang CS50 na Harvard, baka alam mo na for a while din. Baka gusto nyo rin i-try yung mga iba dito. Tinry ko rin kaso parang naboro ko eh. Pero kung gusto nyo rin, pwede kayo makuha ng certificate. Harvard din yun, di ba? Maganda siyang like, background fundamental. Fundamental. Overview. Oh. Solid yan. Yes. In general yan. In general ng CS. Sinisimulan sa ano kasi, di ba? C pa lang eh. Doon pa lang, ang dami na eh. Solid eh. Ayan. Pero yun. May question si... Sino ba din nasagot dito? Hello everyone, this is Spencer. Just started po my career in web dev and currently enrolled in a bootcamp. Natural lang po ba na ma-overwhelm? Kasi minsan, nako-compare ko sarili ko na ang gagaling na classmates ko, din ako hirap. Thoughts are appreciated. Feeling ko, hindi naman talaga mawala sa atin itong imposter syndrome. Yeah. Parang 5 years. Kahit nag-work na 5 years na ako sa career ko, ilang features na yung na-push ko sa production namin, pero nagdadalang isip pa rin ako kung masisira ako yung pipeline namin. Parang hindi yata ito para sa akin. Ha. Pero ituloy mo lang. I mean, maganda nga yan na nakikita mo kung saan ka, parang kung saan ka nahihirapan kasi doon ka mag-focus, kung saan yung aaralin mo. And then eventually naman, basta tama lang yung inaaral mo. Eventually, dadali din yan. Ang insight ko naman dyan, I was overwhelmed din eh. Hanggang ngayon naman nakaka-overwhelmed. Pero ang sinasabi ko sa sarili ko, most people, 3 years, 4 years nilang inaral to. Ako parang ilang months pa lang. Bakit ko parang prepare sa yung sarili kong maipindihan lahat? Or maipindihan yung, alam yun, ba't tumamadali yung sarili ko? Samantala yung iba, parang 5 years bago, di pa nga nila quote-unquote master expert yun. Pero dahil dun parang kapag kinocompare ko yung gano'ng klaseng idea or yung thought, na nagkakaroon ako ng peace na akong magmadali. So parang ang idea lang is hindi ka mabagal, nagmamadali ka lang, kaya ka na-overwhelm. So, you're not slow, you're just in a hurry. Wow. Ronnie chapter 1 verse. So, ayun. Ronnie Noche, June 12, 2022. Quotable quote na. Oh, tama yun, tama. Oh, ano naman yan? Natural yan? Hindi ano. Tsaka tanungin mo rin yung mga kasama mo, kakala mo nauuna sa'yo. Tanungin mo rin sila kung nararamdaman nila. Ganon din. Pare-pareho lang kayo. Ganon din yun. Unless, syempre, nagsisinungaling sila. Pero, wala pa akong nakilalang developer na sinabi na, ano, na hindi sila nakakaramdam ng ganyan. Kahit yung boss ko. Minsan, tama ba ako rito? CTO yun, ha?
Mababa ako rito. Tapos, ang galing na galing na ako sa kanya, pero siya, parang nagkakaroon pa rin siya ng doubt sa sarili niya. Which is healthy naman yan pagka alam mong ganit, ano, i-channel. Si ano, si EA Cordes, paulit-ulit na natanong, pero worth it pa rin ba magpatuloy? Ay, ito yung kanina, no? Tama ba? Yeah. Yung taas, yung pera pa isa. Ah, tama. Yung ito, second yung question. Second question. Yung... Ah, okay. Pag nag-career shift ka, considered entry level ulit, tama ba? Or may companies na kaya tapatan ng previous mo kahit career shift? Kasi medyo above average na compensation ko sa current company ko, kaya di ko mabitawan basta-basta. Oh, right. Yeah. Now, may mga ano speak from experience, eh, no? No, like, speak for experience. Pero dun sa XP ko, unfortunately sa akin, di ako nakahanap nung matatapat dun sa ano ko, sa current salary ko. So, talagang tinangke ko yung cut salary cut, kasi ang fallback naman is yung misis ko, kasi may full-time work din siya. So, ang nangyari lang, mas dumepende kami sa kanya nun, kasi yung essentially yung salary ko is na-cut in half. Kaya nakadepende yung gastos namin sa misis ko. Pero eventually dumating sa point na hindi niya na kailangan mag-work, kasi sobra-sobra na yung kinikita ko para sa ano. You know, sobra-sobra. Sobra-sobra. Parating mo naman dito. kaya sobrang seryosohin natin tong pag-shift sa career. So, okay nang mag-take talaga for a while as a career shifter, kasi sa naging concern to personal rin. Parang, kaya nga sabi ko na ang lowball na offer pag career shifter ka. So parang ideal ba siya talaga na pinagdadaanan? Especially pag may work experience ka na before. Or is it possible to shift with sustaining the same, at least yung minimal lang yung damage. Huwag naman yung cut enough, kasi ang sakit ng cut enough eh. Nung sinabi mo, parang, oh, shit. Meron dyan, tumatawa-tawa lang, pero times 4 yung naging salary nung nag-shift. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Gusto ko yun. Hindi, posible naman, posible yan. Posible, okay. Ano siya eh. Depende sa kalagayan mo. Just put yourself in a situation na ikaw yung may leverage. Kasi pag ikaw yung, pag naghahabol ka, kunwari, talaga, ay, nana akong pera. Parang ganun. Wala akong ipon, wala akong ganyan. Eh, syempre, tatanggapin mo na kahit anong dalang yun. But, may mga natanggap din ako sa talagang low ball. Sobrang low ball. Na muntik ko ng agatin. Pero sabi ko, hindi, kaya ko pa naman eh. Kaya ko pa. So, eventually, may dumating. Then, pero sobrang ano rin 'yo, wag din kayong ano na, kasi parang kumbaga sa data science outlier 'yan eh. Yung mga ganun na ano, usually either mas mababa or tatapatan lang. Yung mga tumatapat naman. Lalo na pag kaya nga sinasabi ko sa inyo, sinasabi namin sa inyo, international kayo tumingin. Yes. Huwag kayong titingin sa local. Ang local 99% na parang rubbing alcohol 'yan na ilo-lowball kayo. Hindi natin nalalaki, 1% naman, di ba? So, sa mga 1% dyan, go lang, sarado mami kayo. baka may words of wisdom kayo, paano mag-filter ng international companies na, alam yun, career shifter friendly, na yun yung first job nyo. Kasi mahirap eh, kasi, di ba? Reality yan eh, reality. Baka may wisdom kayo dyan. Applyan nyo lang, kahit di sinasanasabi na lang hindi yan. para kasi swertihan yung ganyan eh, yung mga hindi naman natin maano yung ano eh, yung parang pagkakataon na lagi tayo swerte, di ba, araw-araw Paske. Ang importante naman kasi diyan, may plan A, plan B ka. Ang hirap kasi nung parang ano, like for example, natatanong natin yung ganyan na baka mag-company. Syempre, ang ano niyan, ang reality niyan, yung mga parang nakakausap natin, parang maghahanap sila ng mga company na mataas yung bigay or maaabot yung last salary nila sa previous job nila bago sila mag-shift. Ngayon, kung yun ang hahanapin nila, syempre, mapupuno yung mga naghahanap na ano. Kumbaga yung mga company yun, hindi na sila hiring, di ba? Parang ano. Ano naman yan, swertihan lang. Kailangan lang ng plan B.
kagaya nung sa akin, siguro mga ano, mga 20 to 30% yung binabaan ng sahod ko. Ayan. Pero ano, tapos ano, ang ano naman dun, kasi, yun, for example, ang ginagawa ko, medyo nakakapagod. Pero ano, okay lang. Kumbaga, ano eh, dahil flexible yung hours dun sa trabaho namin. Tapos nakadepende sa mood namin kung anong oras kami papasok. Madaling makaano, makahanap ng parang sideline sa labas. Makakapagod, syempre, pero ano, yung sahod mo na parang iniisip mo na baka kasi kulang eh, baka kulangin kayo ng ano, yung sa mga budget na ganyan. Pwede nyo gawa ng paraan yan. Nakadepende lang sa inyo kung anong nga, gagawin nyo yung paraan para makuha yun. Tama yun. Utol ko, nag-ipon ng 1 year na ano yun, expenses yun bago siya nag-ano. Yun, yung nga ganun. Pwede. Ganun. So, discarte mo rin talaga. Discarte talaga. Yun nga eh, ano lang eh. Hanap ka ng ano, parang place yourself in a situation na like, as a leverage talaga. Pagka nasa, ano, nasa yung bola, ikaw yung pwedeng pumili. Or pwede ka rin na tumanggap ng mas mababa, na mga ganun. Ilagay mo lang yung ano mo. Na, hindi ka mababaw sa utang. Siyempre, ayaw yun, natin yun. Ngayon si Carlo daw, salary niya sa teacher. Carlo, dati akong teacher dyan sa Katipunan. Nung nag-career shift ako, dumoble yung sahod ko. So, talon ka na. Bababa talaga sahod ng mga teacher dito sa Pilipinas. Oo. yung sinasabi na Jami na times 4, maliit lang yung base nun. Kaya, okay. Lang yun. Times 4 pa rin. Madali lang yun. No? So, yun. Mga professional ano, sa Pilipinas, okay. Kawawa. Lalo na sa ano teaching profession, if I may share lang. Ay, oo. Ano, grabe yung bureaucracy, kailangan may masters ka, may PhD, kailangan may so, publish yung research. Parang umangat yung ano mo, salary. So imagine mo yung binuno mo na, tapos ang angat lang sa'yo, mga 3,000, 5,000 sa basic pay. Parang hindi siya makatao eh. And then, ilang years mo siyang bubunuin. Tapos may politics ka pang dadaanan. So, wala eh, parang ano eh. I mean, masaya magturo, nandun naman eh. Pero, parang hindi talaga nakakabuhay ng pamilya. So, ayun, Carlo, lumipat ka na, ano. Kaya natin to. Sign na yan. Gawa ka rin ng TikTok to, Minmax. Ayan. Kago ko lang din na ng TikTok to, Minmax Aldo. Mag-apply na ba ako, Sir Jami? Sir Jami, mag-apply na ba siya? Apply na kayo kahit ano. Kahit na feeling nyo lang. Siguro kahit after 3 months na nag-aaral kayo, mag-apply na kayo. Yeah. Sorry, dami kong tabs. Pero, isa sa mga pinaka importante na aspeto sa pag-a-apply talaga is gaya ng sinabi ni Remis, kaya mong i-sell yung ibenta yung sarili mo. Like para mapakita mo sa kanila na hindi dahil career shifter ka is wala kang madadagdag sa company. So yung fact pa lang na nagawa mo yung tic-tac-toe app tapos naintindihan mo yung min-max na algo. Na-explain mo sa kanila yun fluently. Sa ano na yun eh, parang positive points na sa kanila yun na meron kang maibibigay na doon na value sa company. So yun. Pero like kung naghahanap ka ng sign, kung kailangan mo mag-apply, ito na yun. Pag kailangan mo ng mock interview para doon sa ano message mo, game lang. Nice. Kung kailangan mo rin ng pera, dyan naman si Kuya Del. Sa mga interview siya. Joke lang. Teka, titigil ko na nga pala itong ano, may nagagalit na si Macy's, naririnig niya. Joke lang. Lang. Nice. Kaya rin natin ginagawa ito. Although, syempre, lagi namin sinasabi, don't do this for the money only. Ah. Sa umpisa, sige, sabihin natin. Practical lang naman tayo, tatawanan lang. Minsan talagang pera talaga. But, ano nga, there will come a time na kahit anong magkano pa yung pera binabahid sa'yo, kung sokot-sokot sa trabaho mo, hindi ka magiging masaya. So, you really have to find your, bakit mo pa ginagawa. Lalo na pag nakapasok ka na sa isang company, o nakapasok ka na sa tech, hanap ka na, bakit ko to ginagawa? Then we want everyone then to be, ano, lalo na sa, kahit dito sa group natin, we want everyone to be financially secure kasi, pagka financially secure ka, you can do anything that you want. And it multiplies kung ano ka. Diba? Kung masama kang tao, marami kang pera, mas magiging masama ka. Parang ganun.
pag mabuti kang tao, tapos may pera ka, you can help other people. So, kung marami sa atin magiging ano rito, tapos mabuti tayong tao lahat, we will try to help, you know. Mas dumadami yung natutulungan. So, mag-snowball yan eh. Na, well, hopefully someday, di ba? Unwari si Ronnie, mayaman na mayaman na, buo siyang university niya. Tapos, ano niya, di ba? Parang yung, kung ano yung naging mali sa sistema, try niyang i-correct. Mga ganun ba? Pwede, pwede. Kasi, kung hindi natin, kung hindi tayo makakarating sa ano na, sa, kasi totohanan lang eh. Sinasabi natin, pera lang yan, hindi natin nagpahalagahan niya, mahalaga ang pera. Yeah. Kasi it enables a lot of things eh. Kung wala tayong pera, wala akong pera, magagawa ko ba itong meetup na ito sa ano, sa Google Meet? Medyo mahal din to eh, so, di ba? But I have money to spare para tulungan kayo, parang ganun, parang katulong ko sa ibang tao to organize these meetups online. So, yun lang, sabi ko, kailangan ko ng pera dahil ako, sa sarili ko, kailangan kong pera para yung impact ko mas lalo lumaki. Ganun ang ano ko ngayon, yun na yung motivation ko eh. Hindi mismo yung pera. Ano ba magagawin ko dito sa perang to para ma-fulfill yung ano yung gusto kong gawin. Di ba? So, sana dito rin, gusto ko rin mag-spawn ng mga ganun na tao eh. Na makabuo, lalo na pag nakabuo ng mga startups lalo, manggaling sa TCS o kahit sa Free Code Camp, mga startups na talaga may social impact. Na profitable, gumagawa ng, ano, nagbibigay ng trabaho, and creates ano positive impact sa community or even ano sa nation, di ba? And we can't do that hangga't yung mga tao ang iniisip lagi mag ano yung saan ba ako kukuha ng pera, saan ba ako ano ba kakainin ko bukas. Pagka ganun iniisip mo, di mo isipin to mga ganito eh, di ba? So that's one of the ano purpose din ng group na yun. This is a very lucrative na ano, admittedly this is a very lucrative na industry. And it will open up a lot of ano, a lot of opportunities and sana positive change through us na nasa tech, 'di ba?